Hey guys! Welcome and welcome back to Lenny's Kakanin at Iba Pa. For today ay gagawa tayo ng cheesy buchi. Maglalagay tayo dito ng 1 cup of water, then 1/2 cup ng white sugar, then hahaluin lang natin ito hanggang sa matunaw ang ating asukal. So ayan, after matunaw yung asukal ay iseset aside muna natin ito. Sa isang mixing bowl, maglagay tayo ng 1.5 cup ng glutinous rice flour, 1/2 cup ng rice flour, and then haluin natin ito. Next ay paunti-unti nating ilagay itong ating tubig. Ito yung may asukal na tinunaw natin kanina. So at this point ay gagamit na tayo ng kamay dahil mahirap nang haluin ng sandok ang ating mixture. So naglagay lang ako ng plastic glove sa aking kamay. So ayan, ganito dapat yung kanyang tamang texture. Hindi siya sobrang dry at hindi rin siya sobrang lambot. After nating mamasa ito ay isiset aside muna natin at irerest natin ng at least 10 minutes. Nga pala guys, yung ating tubig ay hindi ko lahat nagamit. So may natira akong 1/3 cup. So ang total na nagamit ko is 1/2 cup plus 3 tablespoon water. Dahil magiging malambot na ang ating mixture pag inubos pa natin ito. Tapos naghiwa nga pala ako ng cheese. So Eden cheese yung aking ginamit dito, pa-cubes ang hiwa ko dahil ipapalaman natin ito. And of course, gagamit din tayo dito ng sesame seeds. So dito natin i-coat yung ating buchi. So gagamit ako dito ng 1 tablespoon. So ayan, gamit ang aking kamay, bibilugin na natin itong ating buchi. Siyempre, malinis po ang ating kamay. Dapat maghugas muna tayo bago natin gagawin ito. Or kung gagawin itong pangnegosyo, mas maganda kung gumamit tayo ng plastic gloves. So ayan, kumuha lang ako ng 1 tablespoon and then bibilugin. And then ipaplatin natin siya. Ayan. Tapos ipapalaman natin sa gitna yung ating cheese. Tapos isild lang natin siya ng maayos para hindi lumabas yung ating cheese. Pagpipritohin na natin siya mamaya. Kung ayaw niyo ng cheese ay pwede kayong gumamit dito ng munggo or ng ube halaya. So ayan, bibilugin lang natin siya gamit ang ating kamay. And then, i-coat natin siya dito sa ating sesame seeds. Tapos, bibilugin ulit natin siya para mas lalong dumikit yung ating sesame seeds. So ayan, ganito lang siya kadali guys. So ayan guys, do the same process until matapos nating mabilog lahat ito. So ayan, natapos na natin itong ating cheesy buchi. So bali nakagawa tayo ng 19 pieces. Next, ilagay muna natin ito sa ating ref at i-chilled natin siya ng at least 30 minutes. After 30 minutes ay magpainit na tayo ng ating kawali.
At kapag mainit na ito, ay ilagay na natin ang ating oil. So, ang ginamit ko po dito is 1 bottle. So, bali 28 pesos po ang bili ko nito sa palengke. Then, painitin muna natin itong ating oil bago natin ilalagay yung ating mga buchi. Para malaman kung mainit na ang ating mantika, ilubog natin ang ating barbecue stick at once na ito ay nagbubbles, ibig sabihin mainit na ang ating mantika. Tapos, hihinaan natin ang ating apoy at ilalagay natin ito sa low fire. Huwag nating i-overcrowd ang ating mga buchi dahil ito ay aalsa pa. Reminder lang guys ha, dapat po ay low fire lang ang ating apoy para maiwasan na pumutok ang ating mga buchi. Tapos babalik na rin lang natin yan pag medyo brown na yung ilalim. So ayan, babalik na rin lang natin siya until mag light brown ang kanyang kulay. So ayan, paulit-ulit lang natin siyang babaliktarin side by side until mag light brown siya. If meron kayong available na malalim na casserole guys, ay mas okay para mas deep fry talaga yung ating buchi. So ayan, pag ganito na ang ating buchi, medyo lumaki na siya at nag light brown na siya. So ibig sabihin, luto na ito at pwede na nating hanguin. So ayan, tatapusin ko lang itong second batch. So ayan, ito na yung ating cheesy buchi. Ang ganda ng ating buchi guys kasi hindi siya pumutok at bilog na bilog siya. Ayan, tingnan nyo. So ayan guys, tingnan nyo yung ating palaman. Yung ating cheese ay talagang nag-melt talaga siya. Mas maganda talaga guys kung ang gagamitin nating cheese ay yung madaling mag-melt katulad ng Eden cheese. So ayan guys, titikman na natin ng ating cheesy buchi. Wow guys, ang sarap niya. Bagay na bagay yung ating cheese. Tapos tama lang yung tamis ng ating buchi. So kung gusto niyo ng mas matamis, pwede kayong magdagdag ng asukal. Pero para sa akin ay mas okay na yung ganito kasi ayaw ko ng matamis. Ang sarap kasi crunchy outside, tapos malambot at medyo malagkit yung loob niya. Yum yum talaga guys. Pwedeng pwede nyo itong gawing pang negosyo. So doblehin nyo lang yung ating recipe para makagawa kayo ng marami. So ayan guys, ilalagay ko na lang sa dulo ng aking video yung pinaka-coasting para may idea kayo kung magkano ang puhunan at magkano ang posibleng kitain. At kung ikaw ay bago sa aking channel, please like and subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga uploads. Bye-bye! See you on my next vlog!